Alam naman natin lahat na bukod sa tao, ay marami pang ibang elemento ang naninirahan at tagahasik ng lagim dito sa mundong ibabaw. Itong kwento na to ay hindi ko talaga naranasan, pero napatunayan na to ng maraming tao sa barangay namin. Sa probinsya ng Pangasinan pala yung barangay na to. Dati, masasabi mo talaga na nakakakilabot sa amin, lalo na kapag sumapit ang gabi. Konti lang yung mga street lights, ang mga liblib na barangay ay hindi pa simentado ang kalsada at halos bukid ang makikita mo. Year 2008 yun. Siguro alas dos na ng madaling araw noon nung may sumisigaw at grabe yung katok sa pintuan namin. Yung todo talaga at takot na takot yung boses. Tatlo lang kami sa bahay, si Papa, si Mama at saka ako. So yun na nga, pagbukas ni Papa ng pinto, agad na pumasok yung tao. Kaibigan pala ni Papa yon, si Kuya Freddy. Pagpasok niya ng bahay, nanginginig-nginig pa siya. Tas putik-putik yung paa, halos buong katawan pala. Takang-taka kami kasi tuwing dumadaan yun sa bahay, makikihugas lang ng paa kasi sa bukid siya dumadaan. Dahil kapag sa kalsada siya dumaan, ay hindi rin naman sementado at pareho lang na maputik. Mas madali at malapit pa ang lalakarin niya mula sa bahay nila papunta sa amin. Bali magkaiba ang barangay ni Kuya sa barangay namin. Papasok pa yung kanila at kami ay nasa main road. At bakit madaling araw siya naglalakad? Mula kasi sa amin ay halos 5 oras ang biyahe para makarating ng Maynila. Sa Maynila nagtatrabaho si Kuya at minsan lang ito umuwi sa pamilya niya at tumidiretso na siya sa trabaho. Yun na nga, sila Mama alalang-alala tapos tinanong kung anong nangyari kay Kuya Freddy at bakit putik-putik siya at takot na takot. Kwento ni Kuya Freddy, gaya ng nakasanayan niya, ay maaga itong umalis sa kanila para makaabot din sa kanyang trabaho. Isang maliit na flashlight at liwanag ng buwan lang ang nagbibigay sa kanya ng ilaw habang naglalakad sa bukid. Wala na kay Kuya yung takot kasi lagi naman na siyang naglalakad dun kahit na hating gabi at wala naman daw siyang nakikitang kahit na anong nakakatakot. Pero iba yung nangyari sa kanya ng gabing yun. Nung nasa kalagitnaan na daw siya ng bukid ay may nakita siyang kahoy na parang hugis kabaong. Medyo kinabahan na daw siya nun pero di na lang niya pinansin at dinaanan na lang yung kakaibang bagay na yun. Inisip na lang niya na baka gamit lang yun ng mga nagsasaka sa bukid na yun. Bigla na lang daw siyang kinalabutan nang may naramdaman siya na sumusunod sa kanya pero ayaw niya daw itong lingunin at diretso lang sa paglalakad pero ramdam niya na sumusunod pa rin yun at may kakaibang tunog pa siyang narinig. Tunog kahoy kapag binubuhat yung aparador or upuan, basta ganun tunog. Dahil sa narinig ni Kuya, di niya na mapigilang mapalingon sa likod at ilawan kung anuman yung bagay na sumusunod sa kanya. Halos maihi daw siya sa takot nang makita niya yung bagay na sumusunod sa kanya. Nanginig daw yung buong katawan niya at parang nawawala na sa sarili. Yung kahoy kanina, yung kahoy na hugis kabaong na lumulutang at sinusundan pala siya. As in lumulutang daw sa ere. Hindi alam ni Kuya pero kusa daw na gumagalaw yung katawan niya para kumaripas ng takbo. At dahil nga daw sa pagmamadali ay nadapa pa siya dahilan para mabitawan yung flashlight na dala-dala niya. Hindi na siya nagmatapang at lumingon pa ulit sa likod. Wala na daw siyang pake kung sumusunod pa yung kabaong basta ang mahalaga makarating siya sa amin. Nagdasal daw ito ng nagdasal at laking pasasalamat nang makita ang bahay namin. Grabe at takot na takot ako habang kinikwento ni Kuya yun sa amin. Makakita pa nga lang ako ng kabaong, takot na ako eh. Lumulutang pa kaya at ito pa matindi, habuling ka pa. Baka mamatay na ako sa takot. Hindi na tumuloy si Kuya Freddy sa Maynila. Nagsabi na lang ito sa kanyang pinagtatrabuhan at nagpalipas ng umaga sa bahay namin. Kinaumagahan, sinamahan namin si Kuya para tingnan yung nakita niyang kahoy sa gitna ng bukid pero wala kaming nakita.